Hi guys! Welcome to Maria Catherine Vlog. So, kumusta kayong lahat? Magandang araw. So, for today's video, i-explain ko sa inyo kung ano yung mga natutunan sa OWA o ano nga ba yung mga exams sa OWA. So, kung interesado ka sa video na to, please keep on watching! Natin umpisahan ngayon ang topic natin ngayong araw, guys. Please like, share, and subscribe my YouTube channel, Maria Catherine Vlog, and click the bell button para updated po kayo lagi sa aking new videos. And pa-subscribe na rin ako, guys, or pa-follow sa aking FB page na Maria Catherine Vlogs. So, sa mga mag-subscribe at magpa-follow po sa akin, maraming salamat po sa inyo. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay based on my experience nung nag-OWA po ako. So, ang pag-uusapan natin ngayon based on OWA. Kung ano nga ba yung natutunan sa OWA, kung ano nga ba ang ibabahagi ng OWA sa inyo. So, sa mga nagtatanong na nag-a-apply bilang first-timer, bilang domestic helper sa ibang bansa, kung may bagsakan ba raw sa OWA, yes, may bagsakan po sa OWA, guys. Kaya makinig kayong mabuti sa inyong instructor. So, yung matutunan nyo doon sa OWA, ang tuturo doon ay based sa mga culture na bansa na pupuntahan natin sa ibang bansa, yung mga bawal sa kanila, at mga salitang aaralin mo kung saan bansa ka pupunta. Tulad sa akin, pupunta ng Middle East. Kaya ang pinag-aaralan namin doon ay mga Arabic words. So, sa day 1 nyo doon sa OWA, guys, ang number 1 yung dalhin ay ID. Kasi kung wala kayong ID, valid ID, ay hindi kayo papasukin doon. Number 2, avoid late. Yan yung pinaka bawal yung gawin pag nag-OWA kayo, guys. Mas okay pang kayo yung nauna doon kaya hindi pa nag-uumpisa kaysa malate. Kasi once na malate na ikaw, paniguradong hindi ka na pasok doon sa OWA seminar. Mag-appointment ka ulit ng panibago mong pecha para mag-OWA ka ulit. Number 3, makinig ng maayos sa inyong instructor para kung may pagawa siya sa inyo, ay may sasagot mo agad kung ano yung pinapagawa niya sa inyo. Kasi first day pa lang, pag nag-OWA kayo, sasabihan kayo niyan kung ano yung gagawin niyo kinabukasan. Tapos yun na yung pinaka-test niyo para kayo po ay makapasa. Sa first day pa lang, ipapakabisado yan sa inyo ng inyong instructor, yung Arabic self-introduction. Yung pagsasalita o pagpapakilala sa sarili natin bilang Arabic. Sa amin, guys, Arabic kasi nga pupunta kami sa bansang Saudi. Basta kahit sa bansa, kung ano yung bansang pupuntahan mo, ganun din ituturo ng instructor nyo. So, sa day 1, guys, tulad nung sa amin, depende kasi yan sa instructor kung ano yung pagawa sa inyo. Kung ibibideo ba, o isasalita nyo sa harap ng buong classmate nyo. Sa amin kasi pinapabideo niya sa amin, tapos isend sa kanya. May ibang instructor din na kabisaduhin mo, tapos lalagyan ng mask yung mata mo, tapos ipipresent mo yan sa kanila sa inyong lahat na nakatingin yung mga classmate mo. Yung ibang instructor naman, guys, ipapakabisado sa kanila inyong Arabic self-introduction. Tapos, 1 to 10 na Arabic words. Sa amin naman, based on my experience, ang pinagawa sa amin noong day 1, yun yung papakilala ng sarili into Arabic. Pero nakabideo kami sa cellphone, tapos ipapasa sa aming instructor. Tapos, day 2, yun yung pinaka-final exam namin, yun yung gagawa kami ng 5 sentence na Tagalog na gawin naming Arabic. Yun yung ginawa namin nung kami, guys. Ang OWA ngayon nung kami ay 2 days lang. Ewan ko lang dati kasi diba umabot daw ng 3 days. Ngayon sa batch namin 2 days, yun yung may exam ka sa day 1, ay hindi exam. May pagawa lang sa inyo yung instructor nyo, yun yung pagpakilala in self Arabic. Tapos sa day 2, yun na yung doon ibibigay niya yung final exam nyo. Sa day 1 pa lang nagpapalala yung instructor nyo kung ano yung gagawin nyo sa day 2. Kaya pagdating sa day 2, kung ano yung paggawa niya, kailangan active kayo at nakipag-cooperate. Kasi once na
ipapa-ano niya na sa inyo kung ano yung pinagawa niya. Pag wala kayong maisagot, paniguradong bagsak kayo. So ngayon guys, sabi ko sa inyo kung ano yung exam sa OWA o ano yung mga pinapagawa ng instructor sa OWA. So sa iba guys, ganito daw ang pinapagawa. Nilalagyan daw yun ng mask yung mata nila, tapos nagpapakilala sila ng self-introduction, tapos yung numbering. Ganito yung sa iba guys. Sige, i-explain ko sa inyo. Yan, naglagay daw sila ng face mask sa mata. Tapos, sabi daw nila yung self-introduction nila sa lahat ng classmate at sa harap ng instructor. For example, Assalamu alaikum, Sabahal Khair, Ana Esmi, Maria Catherine, M. Itulie, Omri Ana, Arba Awa Ishrin, Sana, Ana P. Saj, Ana P. Walad, Ana Ru Saudi Arabia, Asian Shugul Kadama, Ana Men Madina, Valenzuela City, Philippines. Shukran. Tapos, may numbering pa daw guys, yun yung 0, Sipir, 1, Wahid, 2, Itanin, or Itnine, or Itnin, number 3, Talata, 4, Arbaa, 5, Kamsa, 6, Sita, 7, Sab'a, 8, Tamunya, 9, Tis'a, 10, Ashara. So, yun yung sa ibang instructor, guys. Yung sa amin naman, yung pinagawa ng instructor namin na si Sir Abdurrahman, mabait siya, guys. Basta makipag-cooperate ka lang. Ang pinagawa niya lang sa amin, yun yung nag-video kami ng ginto, nakahiga yung CP, tapos magpakilala kami ng self-introduction namin, tapos ngayon, day 1, sinasabi niya na ginto, magkabisado kayo ng mga Arabic words, handa niyo na, kasi ito yung exam natin kinabukasan. Yung sa amin kasi, guys, yung exam namin ay 5 sentence na Philippine words explained to Arabic. For example, Ana kala shugul, ibig sabihin nun, ako tapos na trabaho. Tapos, 5 ganon yung gagawin namin. So, yun lang yung pinagawa niya sa amin. Basta nakitaan niya lang naman na nakipag participant, tapos nakinig sa kanya. Mabait siya, guys. Kahit lahat ng instructor, kahit sinong instructor ng mga sa OWA, pag nakinig kayo ng mabuti at nagipag-cooperate kayo, ipapasa kayo sa exam. So, ito yung pahidalagdag ko, guys. So, first day pala sa OWA, bibigyan kayo niya ng manual book doon sa pag-OWAhan nyo na ituturo sa inyo. Ito yung sa amin, oh. Ganito, bibigyan kayo ng ganito. Kasi nandyan lahat na kasulat yung meaning ng Tagalog to anong words o bansa ang pupuntahan mo. Nandito lahat sa manual book na to. Ito yung sa amin kasi nga sa ano kami, sa Saudi Arabia. So dahil sa Saudi Arabia kami, day 1 pa lang, tinuturo na sa amin lahat ng aming instructor yung meaning ng mga Arabic words na nandito lahat sa manual book na to. Hanggang day 2, ituturo niya pa rin kung ano yung tamang bigkas o pagsabi ng mga words na yan. Dahil sa OWA, kung di mo maipasa yung mga exam dyan, paniguradong bagsak ka at magbabayad ka ulit ng panibagong bayad mo. At magpa-appointment ka ulit ng panibagong petsa kung kailan ka mag-OWA ulit. Ganun po kahirap sa OWA. Kaya kung nandun na kayo sa OWA, push nyo na, gawin nyo na ang lahat. Kasi nga, ito, gagawin ko to lahat. At dasal din. Kasi, kung nakinig ka sa inyong instructor, alam mo naman ang iyong gagawin eh. Kasi madali lang naman ang pinapagawa sa OWA. So sa day 2 guys, yun na yung nagtuturo pa rin siya ng Arabic words like Arabic, Amia, Broken Arabic. Yun yung experience, based on my experience nung day 2. Tapos pagkatapos nun, yun na yung oral o exam o isasabi mo sa kanya sa lahat ng classmate kung ano yung pinagawa niya. Yun yung sa amin yung 5 sentence Tagalog explain to Arabic. Tapos, pagkatapos, ayun na yung magbibigay na siya ng payo doon sa bansang pupuntahan mo. Kung ano yung mga ugali nila doon, kung ano yung mabait na Arabo, kung ano yung hindi, ano yung bawal, ano yung hindi pwedeng dalhin doon. Tapos, isipin mabuti kung bakit tayo pumunta doon sa abroad.
bakit tayo nakipagsapalaran sa abroad. Yun yung mga payo niya doon sa amin doon sa day 2. So yun, pagkatapos nga namin mag-exam guys, yun yung pinapanood niya kami, yung palabas na kay Claudine Barrito, tas yung ina niya yung nag-abroad. Basta nakakaiyak yun, yun yung ano guys. Pero may makukuha kang aral doon sa pinapanood niya sa amin. So yun lang lahat yung pinag-aralan sa OWA guys. Ganun lang kadali, ganun lang kasimple, basta marunong ka lang makinig. So yun lang yung pinag-aaralan sa OWA. So sana may natutunan kayo guys sa aking explanation na ginawa o ginawang video na para sa OWA. So hanggang dito na lang. Thank you for watching. God bless you all. And please like, share, and subscribe my YouTube channel, Maria Catherine Vlogs. Shukran!